What's up guys? Welcome back sa William J. Vlog. Mga kalutong bukid, isa na namang masarap na ulam ang aking papakita sa inyo ngayon. Balik tayo sa ginataan. Dahil masarap ang ginataan at nami-miss ko itong lutuin, ay nag-isip ako ng masarap. Kaya nakita ko kanina doon sa tindahan ay ang puso. So, puso ng saging, hindi puso ng kung ano. Kaya yon, puso ng saging at ating igagataan ngayon. Ito ay madali lamang lutuin at saka napakasarap. Kaya samahan niyo ako guys. Ito nga pala guys ang aking mga sangkap sa aking lulutuing ginataang puso ng saging. Simulan na natin guys ang pagluluto ng ginataang puso ng saging. Unahin kong ilagay ang ating mantika para igisa ko ang aking bawang at sibuyas. Yan. Konti lang. Yan. Pag uminit-init ng ating mantika, saka natin ilalagay ang ating bawang at sibuyas. Kung ang lulutuin nyo nga pala yung puso ng saging na yung sa atin, ay bago nyo kunin sa puno ay hintayin nyo muna matampos. At sayang din naman na magiging buwig kung inyo agad ako kunin ang puso na saging. At sayang din. Yan, medyo mainit-init ng ating mantika. Ilalagay ko na aking bawang, aking gigisahin. Ilagay ko na rin guys ang aking sibuyas. Ayan. Huluhuluin lang natin ng konti guys ang ating bawang at sibuyas. Ito ang kalutong bukid. Ilalagay ko na ang ating gatanan niyog. Itong aking gatanan niyog na ginamit dito ay yung nasa salata na rin. At problema ko nga dito ay wala tayong kayuran, kaya yun na lang ang pinakamabilis na paraan para makakuha tayo ng gata. Wala rin tayong nahandang gata. Yung kakang gata, yung unang gata ng niyog, yun ang pampasarap din sa ginataan. Pero ito ay ayos din naman. Hintayin lang natin itong bumulak o kumulo at ilalagay na natin ang ating puso ng saging. Naalala ko noon, pagka noon kami nasa Pinas pa, ay pag kami nausap yung mauharang dahon ng saging, ay pag kami nakita ng mga puso ng saging, ay dala na rin namin. At amin ang ginugulay. At napakasarap. At saka yung ang iba ay ang ginagawa sa puso ng saging, ang pinakamabilis ay pakukuluan lang sa tubig. Tapos isasawsaw lang sa baguong, ay katulon na rin. Talaga namang ubusan isang kalderong sinaing, kahit mga apat na gatang ay baka kayang-kayang ubusin pag yun ang ulam. At talaga naman yan kasarap. Aray guys, nakulo na ang ating gatanan niyog. Ilalagay ko na ang aking puso na saging. Yeah, ito'y madali lang maluluto at ito'y malambot na nga. Gawa ng ito yung pusong nasa salata. Yan. Pabawasan ko lang ng konti ang apoy. Medyo malakas. Titimplahan ko na rin guys ng asin. Asinan ko na para magkaroon ng lasa. Para may natikman na. Asin. Lalagyan ko na rin ng paminta. Yan.
lagyan ko rin guys ng magic sarap. Ito'y subukan yung lutuin sa inyo, ito'y kasarap na ulam. Sa iba ay marami pa itong inilalahok na kung ano-ano, halimbawa ay isda, pwede rin yan lahok ng karne, pwede kaya yung mga hipon. Ay yung sa akin ay itong ano laang, yung pinaka, kumbaga lagi naming lahok nung kami nagluluto pa noong kailan, ng ganito. Kumbaga, kung may isda o may kung ano man, imbis na ilalawak namin dito, ay di gagawin na lang namin ulam, yung kumbaga side dish na laang. Yan, intayin lang natin maluto at ilalagay ko na mamaya ang sili. Ito hindi magtatagal maluto at ito yung malambot na ang puso. Ang puso na saging na ito, ito malambot na. Hintayin ko lang maluto. Ito guys, titikman ko na ang aking nilulutong ito. At parang maiga-iga na ang gata ay. What? Tikman natin. Lalagyan na lang natin ng guys ng sili para may counting kagat sa labay. Pagka pala guys, ang pansin nyo pagka niluluto nyo yung ginataan ay matakaw sa sili, ang gata na niyog, parang hindi masyado nagtatatalabang hanghang. Paano masabi? Kaya pwede nyong dagdagan ng hanghang kung ilan ba, kung depende sa gusto nyo. At ito guys, nagmamaluto na, maya-maya ihahanguin ko na ito. At ito'y ayos na, kadaling lutuin. Ito mga kalutong bukid, ito'y huling tikim na. Nilagay ko na lahat ang ating rekado. Titikmang kulit kung pwede na nating hanguin at parang arigat, nag-iiga-iga na ang ating gata. Para mahango ko na. Tikman natin. Panama na, sarap. So guys, hindi ko na patatagalin at akin ang hahanguin. At baka ito yung magpanama, baka ito yung magpanala pa lasa. Kaya tama na. Hahanguin ko na, ipapakita ko na lang sa inyo ang resulta na aking niluto. Wow!